Alright guys, how are you doing today? Today I make it this video for my one of viewers or subscriber to ask me or he want of the comment above on my video, below on my video. He said to me, because he's also my kababayan, so I speak on Tagalog. Sabi niya, he's have a plan to buy a second hand car. So may plano siyang bumili ng second hand car. Paano niya rin malalaman? Aside from the motor, check kaya ng transmission daw na malalaman niya, kasi automatic bibili niya. So paano niya rin malalaman na yung transmission niya, transmission na bibili niya ay okay pa? So it's automatic guys. So I gonna show you if how to check the transmission if you plan to buy a second hand car. So let's see. Like that, I have here at the 2006 SUV Ford Escape. So paano malalaman yung transmission ko okay? So I already on the park here. So takbo tayo ngayon. So ang gagawin natin, lagyan natin sa drive. Okay guys, so naka drive na tayo. So red, see at the red lights. And yung RPM po natin is always check. So right now, so nasa gitna ako ng 5.5 to 1. So time is 1000 po yan. So nasa maybe nasa 800 RPM ako or 600-700 RPM. Yan guys. So ngayon nakadrive na tayo. So ibig sabihin niya, first gear. So ito pa pala. Kapag bibili kayo ng sakyan muna, titingnan nyo muna yung spec nya. Or tanungin nyo sa may-ari kung ilang speed siya, kung hanggang 5 speed lang ba or 6 speed. Kasi doon nyo malalaman yung transmission nyo ay okay. So kagaya nito, hanggang 5 speed lang po itong transmission ko, automatic. So ngayon nasa drive na tayo. Kailangan ma-hit natin yung 5 speed until between 100 to 120 or 100 to 110. Yan po yan. Ma-hit po natin. So lagi nyo titingnan yung RPM nyo pag magdadrive kayo. At kailangan itatakbo nyo sila hanggat maaari, maisagad nyo hanggang makuha nyo, ma-hit nyo yung 5 speed hanggang sa atin kasi ang tawag ng 5 speed is quinta eh. So primera, first gear, second gear is segunda, third gear, tercera, fourth gear, quarta, fifth gear, quinta, kung may 6 gear pa, sixta. Yan po ang tawag sa atin niya. So ngayon naka first gear po tayo, it means primera. So let's check your RPM. Guys, so punta muna tayo rito sa main road, sa highway. Ayan. Okay, stop. Check your RPM. So, naka-drive tayo. So, it's been first gear. Naka-into tayo. So, naka-engage tayo sa first gear. So, tingnan nyo yung RPM. Kapag gaman, gumala, tapos biglang baba, it's been nag-shift agad siya. Di makita. So dito tayo sa diretso. Okay guys. Ayan. So okay, first gear. Second gear. Bumaba siya, di ba? Third gear. So nasa 70 na speed natin. Naka third na siya. Fourth gear. Fifth gear. So, ngayon ko yung fifth gear na hindi pa ako maano ng 120. So, above 110 lang ako. Pero tingnan nyo yung fifth gear ko. Tapos yung RPM ko is between 2,000 lang to 25,000. So, it's been kapag ang na-hit nyo ang fifth gear nyo, na more than 120 ang takbo nyo, tapos
Yung RPM niya is sa 500 ka, galit na galit ka, saka para mag-shift it, man. Yung transmission niya, may problema na kagaya ng clutch. Yan po. So, let's try again. Hinto tayo. So, kailangan nyo guys, ibubuelo nyo yung sasakyan. Di bali nang mag-consume kayo ng maraming gas para sigurado naman kayo sabibili nyo. So, let's go. First gear. Second gear, sa 40 na. Third gear. Fourth gear. Okay guys, fifth gear. Okay, so it's man, okay yung transmission ko. Makikita nyo sa RPM nyo na pag lumagpas ng 5,000 na galit na galit na eh, hindi parang nagpapalit. It's man, yung transmission nyo, yung clutch nun, weak na. So bakit kailangan transmission yung chicken kapag bibili ka na ano? Kasi isa rin po yan sa expensive. Pag nasisira, hindi lang po motor na lagi ang chicken natin, hindi po lagi makina. Kailangan kasama po ang ano, transmission. Ay, lagi nyo sa alang-alang, hindi porkit pakinis ang sasakyan, okay yan. Malalaman mong okay yan kung bibiritin nyo ng ginito. Hey guys, kasi po ang transmission, pangalawa sa pinaka mahal pag nasira. Bukod sa makina, una makina bago transmission. So kung ang transmission, kung ang makina niyo nagkakalaga ng 1,000 pag nasisira, transmission niyo pag nasira 800. Yan po. So almost 80% expensive than the motor. Okay? Abot sa manual clutch, sabay na natin manual clutch. Ang manual clutch po, malalaman nyo kung okay ang clutch nyo kapag nasa step kayo, isasaksak nyo kagad, isasaksak nyo sa tercera o third gear. Tapos dahan-dahanan yung bitawan yung clutch nyo na huwag nyo pipigayin yung accelerator. It's mean, kapag nag-moving siya na naka third gear kayo, yung ano nyo, abante nyo third gear, tapos nag-move siya na hindi nyo pinipigayin yung yung accelerator, ibig sabihin good yung ano nyo clutch ng manual. So kapag namatay dahil sinaksak yung third gear at namatay, it means yung clutch either nasa 1/2 na yan or weak na or need more adjustment. Pero kapag hindi namatay at nag move kayo, it means yung clutch nyo almost brand new. Yan po yan guys, yan po ang manual. Pero sa automatic kagaya nito, napakasalimuot po, kailangan nyo munang itakbo ng yan, ganyan, sasagad nyo siya almost, kailangan nyo mahit siyang 100 to 120. Hindi lang po sa pag-check ng langis makikita na na automatic transmission is good. Kahit sabihin yung fresh na fresh yung oil, paano kung i-change oil lang ng nagbibenta? At sabihin niya, yung transmission niya okay dahil bagong-bago yung oil. Hindi po, huwag po kayo magano sa, hindi ko naman po sinasabing against ako doon sa pag-check ng oil, which is kasama talaga yun sa pag-check ng transmission. Pero huwag po kayo magbabase na porkit maganda yung oil ng transmission eh, okay na rin po yun. Hindi po, kailangan po nating subukan, ibirit natin hanggang ibirit natin. Ngayon, kung ayaw ipabirit ng mamayari, edi wala tayong magagawa yan. Nasa inyong desisyon po yan. Okay guys, so sana nag-itch yung point ko. Ito yung Mr. I don't know, forget ka na yung ano nyo, name. Yeah, sana po mapanood mo itong video ko at ano mo doon, may apply mo doon sa bibilihin mong sasakyan. Okay? Huwag puro makina titingnan, huwag puro body ang titingnan. Hindi porket sexy, masarap. Hindi porket maganda.
Hot-hot. Hindi po. Kailangan tingnan din natin yung mga panloob. Okay? Hey guys, thank you so much. And have a good day.